Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa May Ortigas Center. Tingnan natin ang latest na progress sa ginagawang redevelopment ng SM Mega Mall. Naglagay na pala ng Christmas decorations dito sa harap ng mall. Nagsimula na nga ang major redevelopment ng SM Mega Mall. Sa mga susunod na buwan, magkakaroon ng pagbabago dito sa loob ng SM. So ayun guys, Paskong Pasko na nga dito sa loob ng SM Mega Mall. Mega Holidays ang tema ng SM Decorations. Dito sa atrium, meron na rin mga Christmas lights. Pero dahil merong event na ginaganap dito sa ngayon, makikita natin ang ilang popular na mga cartoon characters. Ang cute ni SpongeBob na nakasabit dito sa gitna ng atrium. At nandito naman yung iba pang mga characters sa baba. Kasama din sa major redevelopment na gagawin dito sa loob ng mall ang atrium. Pero sa ngayon hindi pa nagsisimula ang renovation na gagawin dito. Ang renovation ay sisimulan muna doon sa Building A. Andito tayo ngayon sa Building B. Ayan, makikita nyo naman, business as usual pa rin dito. Pero pagtawid mo dito sa Building A, makikita nyo naman ilang floors na ang isinara. Mula sa ground floor hanggang sa 5th floor, ang eastern part ng SM Mega Mall Building A ay isinarado na nga. Napakarami mga stores ang apektado sa pagsasara ng SM Mega Mall Building A. Pero magkakaroon nga ng malaking pagbabago ang SM Mega Mall kaya ginagawa ito. Bukod pa sa renovation, magdadagdag din ng additional 20,000 square meters ng retail space para sa mga bagong restaurant at mga stores. At dito naman sa rooftop, magkakaroon ng bagong sky garden.
isang international company ang kinuha ng SM para magdisenyo sa redevelopment na gagawin dito. Ang kilalang company na Benoy ang nagdisenyo sa bagong SM Mega Mall, na siya rin nagdisenyo sa Changi Airport sa Singapore at Icon Siam Mall sa Bangkok, Thailand. Ibig sabihin yan, world class talaga ang magiging itsura ng bagong SM Mega Mall kapag natapos na ang renovation na gagawin dito. So ayun guys, dito sa taas, sa rooftop, ang bagong Sky Garden. Magkakaroon dyan ng special roofing system, pero kakaiba yung bagong Sky Garden dahil ito ay enclosed at air-conditioned. So ayun guys, dito sa area na ito, ilalagay yung Sky Garden sa taas ng Building A. Isa pang project na inaabangan natin dito ang pagtatayo ng Modern EDSA Busway Station dito sa Ortigas. Iko-connect yan dito sa SM Mega Mall. Ang proyektong yan ay pinondohan din ng SM katulad sa bagong EDSA Busway Station na ginagawa doon sa tapat ng SM North. Bagong shopping at dining options ang abangan natin dito sa SM Mega Mall. Additional na mga cinemas at director's club. At isang large format cinema para sa mga special screening at mga events. Isa pang malaking pagbabago dito sa SM Mega Mall, magkakaroon na ng maluwag na mga hallway, mataas na yung mga ceiling, at mga greeneries na rin sa loob at labas ng mall. May 1,000 additional parking slot na rin na madadagdag dito. So ayun guys, ito na yung dating food court na sinara na rin. Napakalawak pa naman ang food court ng SM Mega Mall. Katulad din siguro sa ginagawa ngayon sa SM Mall of Asia, mula sa pagiging everyday mall, magiging upscale mall na ang SM Mega Mall kapag natapos na ang major renovation. Isa pang mall ng SM dito sa Ortigas Center ang The Podium. Ito ay isang upscale mall. Magiging mas maganda pa yata sa Podium ang SM Mega Mall kapag natapos na. Andito tayo sa Corner Market. Sa Podium, ito yung pinaka food court. Maganda rin yung view dito overlooking sa skyline ng Ortigas Center.
Malawak pa pala itong food court at meron pa dito sa kabilang side. Isa sa pinakamagandang mall ng SM ang The Podium. Ayan, makikita nyo naman, napakaganda ng interior design dito. Futuristic na nga ang design ng mall na ito. May sky garden din dito sa taas. Medyo maliit nga lang yung sky garden dito. May Christmas decorations na rin dito sa loob ng mall. Ang Podium Mall ay may kasamang dalawang high-rise office building. Ito ay joint venture project ng BDO, isa sa mga company ng SM Group at isang Singaporean company. Pero this year lang ay ibinenta na ng Keppel Land Philippines ang 50% share nila dito sa Podium Mall Development at binili naman ito ng BDO. Kaya sa ngayon, ito ay 100% owned na ng BDO na isa sa mga company ng SM Group. Anong masasabi nyo sa major redevelopment ng SM Mega Mall? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching!